Kani-kaniyang suhestyo ng ilang senador para maibsan ang problema sa init na kinakaharap ng mga manggagawa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Babad sa tirik ng araw ang MMDA enforcer na si Neil. Sabi niya, diskarte na lang talaga to beat the heat. Nagaanap na lang siya ng lilim kapag may pagkakataon. At mabuti na lang daw, hindi sila pinapabayaan ng kanilang ahensya dahil tuloy-tuloy ang supply ng tubig na maiinom. Nagkakaroon naman po tayo ng heatstroke break. Nag-start po yan ng 10 a.m. to 11 a.m. Allowed naman tayo mag-break time. Upang maibsan ang problema sa init ng panahon ngayon, ang ilang senador may hirit. Iminumungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa gobyerno na tularan ang sistemang ginagawa ng ibang bansa tulad ng United Arab Emirates para mapangalagaan ang kanilang mga manggagawa sa labis na init ang panahon. Suwesyo na ilang senador magtakda ng pahinga sa trabaho o yung tinatawag na temporary work break kapag sobrang init ng panahon. Sabi niya, maaaring ibigay ang temporary work break kapag ang heat index ay maitala sa danger level. Si Senator Win Gatchalian, halos ganito rin ang mungkahi, pero hindi raw dapat tapyasan ang sweldo ng mga empleyado. At sir, kahit tumigil muna sa work, hindi pwedeng bawasan ang sweldo. Oo, kaya nga ang aking panawagan, flexibility dito sa mga ganitong panahon. Huwag naman dahil nagpahinga, babawasan ng sweldo. No? Importante ngayon ay yung tao nakakapasok. Kasi mas mahirap sa mga kumpanya kung mag-absent yung tao. Paano naman ang mga estudyante at mga guro? Tingin ni Gatchalian, dapat mapabilis pa ang adjustment ng DepEd sa pagbabalik ng dating school calendar na tuwing summer, bakasyon ng mga bata. The shorter the transition, the better. No? And isa yan sa mga titignan natin at kung kakayanin, i-recommend sa DepEd na shorter yung transition. But aminado ako, hindi kaya ng instant. No? Dahil nga, kung instant kasi may isang year na walang na wala tayong break, no, academic break. So let's see if we can shorten it para hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Ang ilang senador na una na ring nanawagan na blended learning muna ang mga eskwelahan kapag mainit ang panahon. Pero kung si Senator Cynthia Villar naman ang tatanungin, ewan ko, baka yung lugar ko hindi pa masyadong mainit. Mainit, pero pag nasa open air naman, may hangin eh. Oo. And then, minsan mahirap din yung blended learning kasi nag-deteriorate yung mga students. Tingin ko, gandahan lang yung yung air. O gusto baguhin na mas maaga. Kasi ang grabe lang init is in midday, 'di ba? Pero sa bandang hapon hindi na, and then sa umaga hindi na. Pinatitiyak naman ni Senator Grace Poe sa water concessioners na sapat at maayos sa supply ng tubig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.